Sige. Coach. Oh. Nasaan si Papa? Andito siya. Naglaro pa nga eh. Baka na doon sa parking. Sama, samahan kita. Tara. Well, good job, ah. I'm happy na napag-usapan natin. Halika, sumunod ka sa akin. Andiyo sila. Oh. Kanina lang dito nakapag si Papa mo eh. Umalis na sila. Sir, kahit dito na lang ako sa tabi. Medyo maski po yung kalsada sa loob, baka mahirapan ko kayo lumabas. Sir Carlos, maraming salamat ulit, ha. Gabalawa ko kayong ihatid ako. Wala ko naman. Salamat din at pinaunlakan mo yung imbitasyon ko. Good job pala sa presentation mo kanina. Hayaan mo ta pag-aaral namin lahat ng mga recommendations mo. Maraming salamat po, sir. Sir Carlos, alam niyo, nung mga oras na humarap po kayo sa amin doon sa convention at sinabi niyo sa amin na papakinggan niyo daw yung lahat ng mga hinaing namin mga riders ng Bihero. Sobrang saya ho namin, sir. Parang totoo nga niyan, para kayong blessing para ho sa amin lahat ng mga riders. At sa pa, sir, maraming salamat din ho sa inyo dahil ako ho napili niyo para magrepresenta at maging boses ng lahat ng riders ng Bihero. Hindi ako nanggamali sa'yo. Confident ka, magaling kang makisama. At ramdam ko na pagmamahal mo sa trabaho, pati na ang passion mo sa pagtulong sa mga community ng mga riders. Maraming salamat po, sir. Sige, Sir Carlos. On na ako. Ingat ka na lang. Tinawag niyo sa akin, sir. Ano bang sabi ko? Tinawag niyo ko kasi akong anak. Naalala ko lang yung anak ko sa'yo at halos kasing edad mo siya. May alitan kami ngayon. Ganun ba, sir? Alam niyo, sir, sa isang pamilya, hindi naman ho talaga maiiwasan yung mga pag-aalitan eh. Pero nakakasigurado ako na magkakaayos kayo ng anak niyo. Dahil mabuti kang tao, Sir Carlos. At naniniwala ako na mabuting tao rin yung anak niyo. Sige, sir. Makan na ako. Ayos lang kayo sa inyo. Wala namang problema ang tawagin ka lang. Sa bata eh. Samahan. Sige na. Sige na. Saan ka galing, Papa? Pinuntahan mo ba yung isa mo pang anak? Noon
Lumabas ako! Hinahanap ko kayo. Hindi ko nga lang kayo nakita, pero alam ko na may pinuntahan kayo. Alam ko na rin na may tinatago kayo sa akin. Hindi ka magagalit? Lumabas ako. Sinuway na naman kita. Ano? Suntukin mo ako! Suntok! Pagod na ako sa'yo, Calvin. Siguro kailangan ko nang tanggapin na hindi ka na magbabago. Nawala ang kwentang anak. Pero huwag mo akong sasagarin. Dahil kapag biga na ang pasensya ko sa'yo, kalilimutan kong anak kita. Kitang-kita ko sa mga mata niya, wala na siyang pakialam sa akin. Iba talaga ang kutob ko eh. Iba na rin magsalita si Papa. Paano kung totoo nga na may kapatid ako? Malamang nahanap at nakausap niya na yung isa pa niyang anak. Hindi naman natin napatunayan yun, Calvin, eh. Hindi naman DNA test yung laman ng briefcase na iniingatan nila. Ano to? Listahan to ng vitamins at maintenance si Papa. Anong kalokohan yan? Masaya ka na ba sa nakuha mo? Papa, ngayon nakita ko na may napala ka ba? Hindi, Papa. Huwag kang magsinungaling sa akin! Alam ko na may pina-DNA test ka. Sabihin mo totoo! Ano? Naghahanap ka pa ng isang anak? May kapatid ba ako? Sorry, Calvin. Kami may kasalanan nito eh. Mali lang din siguro yung narinig namin kina Senyor at Hugo. Pero kung mali nga rin ninyo, ba't kakaiba at ang inikilos ni Senyor nitong nakarang araw? Baka may natago siya. Hindi kaya natunogan niya na may pinaplano tayo. Kaya yun, naisahan niya tayo. Tama. Lalo pa't alam na ni Senyor na hindi ka tumitigil sa pag-iimbestiga kung totoo nga may kapatid ka. Malalaman ko rin kung ano yung tinatago sa akin ni Papa. Lalabas din yung totoo. Kaya tama ang kutob ko. May isa pang anak si Papa. Kaya kung kausapin niya ako itong mga nakaraang araw, may para na lang akong basura.